What's up guys? Kumusta? Lods KTV, kumusta kayo mga kalayway? Ang gagawin natin ngayon ay mag-testing tayo ng isa na namang project natin na kasi parang class D amplifier pa rin to na model D200 no? Na ang ginagamit na IC ay TL074. Ayan. Meron siyang MOSFET na IRF 9540 at saka 540. Then meron siyang to timpole na ganyang design, ito timpole na transistor sa P channel at saka N channel. Okay. So ang gagawin natin ngayon, i-testing natin to ngayon. So, meron tayong supply na pang testing na halos 39 volt DC. Ayan, split voltage. Ito yung pang testing natin transformer. Ayan. Gumamit din tayo ng basang 3 volt na E-N214, no? Na design sa basang 3 volt niya. Ito yung volume. Ito yung 3 volt niya tsaka yung base niya. So, okay. I-testing na natin to. So, ito yung input niya. Yung nakakunik na rin yung speaker sa ilalim ng lamisan nito. So, gumamit tayo ng EE na core, na ferrite core, na EE. So, na-check na rin natin yung ano nito, yung inductance nito. Sa inductor na yan. So, ayos. I-testing na natin to. Ayan. I-on muna natin yung saksak muna natin yung power supply nya. So ayun, naka-plug in na rin yung power supply natin sa transformer at saka sa ito yung sa speaker nya. Ito naman yung gagamitin natin na sounds. Tapos okay, testing na natin to. So, nakasaksak na rin yung supply ng nitong basang 3 volt. So, iuna natin tong ano. Ayan, nauna. Ihiti natin tong yun. Linaw ng tunog nito. Ang ganda ng tunog din ng D200, no? Ang max voltage nito na ginagamitin natin ay 65.065. So ang pag yun ang gagamitin natin, magpalit lang tayo ng taas lang tayong konti itong yung apat na transistor resistor na to. Na nakalagay ngayon na tinitesting natin ay 220 yung apat na yan. So pag magtaas tayo ng voltahe na 65.065 VDC, ang gagamitin natin dyan sa para dito papuntang ground ay 270 ohms or 390. Dito naman nasa 1K pat, oo 470 or pwede rin 1K. So 470 220 pataas hanggang 1K mga ganun. So okay. Kargahan natin ang base. Thank you.
guys, ang linaw ng tunog niya na di 200 natin, no, na class D. Gusto ko yung tunog, malinaw din yung tunog. Tsaka check natin yung init niya. Lagyan naman natin ng bass. Kapain natin. Lang naman ang init, no? Diba nito? IC natin na ang gagamitin pa natin na supply nito, ang ginagamit natin na supply nito ngayon is itong IC na TL074 ay 5.6 hanggang 12 volt or 10 volt. Tingnan nyo lang yung spec nitong ano na to, yung IC na yan, kung ano yung max voltage niya sa rate voltage rating niya. So ang ginagamit ko ay 5.6 itong IC na to, TL074 na IC. So dito naman sa ano niya, sa rail niya, sa in channel 1.5 at saka signal diode na 12 volt magkabilaan. Ayan. At saka yung maliliit na transistor dalawa, yan ay TN551 at saka TN5401, no. So ayun. So importante din tong ano, itong Mylar ceramic na to. Dapat sakto rin yung ilalagay natin. Yung dito dapat ay 820 na ano, na Mylar or ceramic. So ayun. At saka itong Mylar na to, 474 it pala ito. 474 pa lang value nitong ceramic na to. Sa input ito, output pala, galing sa lupas filter niya, out, in. So na, tama, nasa out ito nakalagay. So ayos ang feedback nito. Pwede ka maglagay ng 56 key to 100 key ang itong feedback niya na resistor. Pati yung sa dalawang transistor na yan, 22, papuntang output ng MOSFET natin. So, okay. Tuloy ang tugtugan. DC, no? DC, no?
malinaw yung tunog niya, guys. Ayos yung tunog niya. Okay kang... Pag-testing natin, no, sa ano, no? So, ayos. Yung diagram pala nito, ano ko lang, i-post ko lang sa group. So, class D amplifier lover, no? Dutski TV. Na group. Class D amplifier DIY lover. So, i-post ko lang doon yung diagram nito. Pati yung PCB layout sa yung ano, yung schematic niya. So, ayos. Secret ulit. So, normal naman lahat ng ano, no? Normal naman lahat ng init. So, ayos. Okay. Ayos yung testing natin. May natapos na naman tayong class D na 200, no? Nung nakaraan ay ang tinisting natin yung isang ginawa din natin na class D na TL494. Tsaka ngayon, ito na mga D200 na TL494 yung ginamit. Ito yung IC niya. Ayan, itang kita yung IC niya na TL074. Ayan. So, okay. So, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta, no? Kung gusto mahingi ng PCB ni layout nito, so, i-post ko na lang doon sa group na Dodgekit TV, Class D Lawyer DIY. So, okay. Maraming salamat. Hanggang sa muli nating mga ka-DIY, no? Salamat sa suporta. Salamat sa panonood ng mga videos ko. So, hanggang dito lang. Dodgekit TV.